Gumagana pa ba yung uplok-uplok sa tunggoy-tunggoy ng turbo mo? Yun mga kalagnot dalaibot, hula-hula na naman tayo. Ang unit natin, Mitsubishi Montero 2012. Ang problema dito, low power at nakailaw yung sign ng pitaka na naman. Siyempre, dito ay in-RPM-RPM ko lang muna. Para alam nyo na, lumaki-laki na naman yung libur natin. Kita natin dito na nakadisplay na naman yung pitaka ng may-ari. So, siyempre, ganun naman talaga, lalo na pag may sasakyan ka. Kaya ngayon ay titingnan natin kung ano ba yung nangyari, bakit nagkaganito yung sitwasyon ng sasakyan natin. So, dito tayo banda maghanap-hanap ng kapalaran. Dito sa may turbo, yan, tingnan nyo yung tunggoy-tunggoy. So, kita natin na hindi gumalaw tong tinudlo-tudlo ko, yung tunggoy-tunggoy. Kaya yan, pinapatay ko lang muna yung engine natin. So, ayan, pinaandar natin ulit. Observe natin yung tunggoy-tunggoy. So, yung tinudlo-tudlo ko na naman ulit. Kita natin na kahit anong birit ay ayaw talagang gumalaw ni Mr. Tunggoy-Tunggoy. Kaya tinanggal ko lang muna yung hose na papunta kay Tunggoy-Tunggoy. So ayan, pinakiramdaman ko. Pero na-feel ko na wala siyang vacuum. Kaya ngayon naman tinanggal ko lang yung hose dito. So itong hose na to, ayan, pinaandar ko na naman ulit. So ayan, wala siyang vacuum kasi hindi siya bumakyum-vacuum at pumilit-pilit. So dito tayo sa isa. Tinanggal ko na rin tong isa. Ayan. So try natin paandarin ulit. Ayun. So kita natin na may vacuum siya kasi pumilit-pilit siya sa tudlo-tudlo ko. Ibig sabihin may supply naman na vacuum yung turbo boost control solenoid natin. So ayan, ang ginawa ko lang muna, tinanggal ko naman yung sakit ng wiring. So ayan, tinister ko lang muna dito. Umilaw naman yung dalawang sakit, kaya ayan, tinry kong paandarin. Yan, so observe natin na umilaw siya ng kulay red, ibig sabihin may positive siya. Ngayon naman, tinis ko din yung isang sakit, so ayan, umilaw din ng kulay green. Ibig sabihin, kumplito naman yung kuryente, may ground at positive. So ngayon, dahil tapos na nating magawa yung mga test natin, kaya pwede na tayong magbigay ng hot tool dito. So ang ginawa ko dito ay tinanggal ko lang muna tong turbo boost control solenoid niya. So ano ba yung tawag ninyo dito? Basta kung ako yung tatanungin ninyo, ang tawag ko dito ay tunggoy-tunggoy control valve. Pagkatapos magamitan ng lug nut dalaibot ay ayan, bumili tayo ng bagong ipapalit natin na tunggoy-tunggoy control. Ay, balik ya. Na man dito daghan ko. Ay, bago na. Kani? Kani bago, kani ko? So, ayan, kita natin na may ipapalit na tayo. So, same lang naman sila ng mukha. Mukhang pitaka lang din. Kaya, ang ginawa ko ay kinabit ko lang muna para maalaman natin kung tama ba yung hula-hula natin dito. So, sobrang napaka-basic lang na ginawa natin. So kayang-kaya nyo rin itong gawin kapag nag-diagnose kayo ng ganitong klaseng suliran. Sa mga seryoso naman masyado dyan ay huwag nyo na lang pakinggan yung mga sinabi ko kung ayaw nyong matunggoy-tunggoy din. So ayan na, tapos na nating maikabit yung tunggoy-tunggoy control valve natin, kaya dito na tayo sa loob. Try na natin kung ano ba yung kahimtang. So ang ginawa ko, pinaandar ko lang muna dito. Chararang. So kita natin na nakailaw pa rin yung pitaka ng may-ari. Kaya ang gagawin natin, gamitan natin ng bulang kristal to. So ayan, observe natin, i-delete ko lang. 1, 2, 3, go! Ayun, so kita natin na nag-resign na yung pitaka at bumalhin-balhin na sa bulsa ko. RPM-RPM ng kunti para alam nyo na lumaki-laki naman yung singila natin. So ngayon ay dito tayo. Tingnan natin yung hindi gumalaw na tunggoy-tunggoy.
So ayan, tingnan natin kung effective ba talaga yung ginawa ko. Yun, so tutok-tutok lang kayo dyan. Kita nyo naman siguro na nag-uplok-uplok na yung tunggoy-tunggoy dito. So ayan, more uplok-uplok pa. Ayan, so try nating pinatay yung engine. Tapos ayan, paandarin natin ulit. Yun, so umuplok na siya agad. Tapos ayan, tinudutudlo ko at pina-RPM. Effective talaga yung uplok-uplok niya. So dapat ay ganito talaga yung trabaho ng mga turbo ninyo. Dapat ay magaling talagang mag-uplok-uplok. So ngayon, dahil tapos na tayo sa uplok-uplok at tunggoy-tunggoy, kaya ayan, binaba na natin yung hood at maraming salamat.